Gusto ko nakaupo eh. Nakaupo? Oo. So hindi ko napunta ka na? Oo. So parang pagkabit po na upuan is direto lang po. Kapit po. Pagka po nakapagay nila, pipindutin niyo po ito. O pipindutin niyo po yan. Para po bumaba. Ah, ito lang ha po. Pipindutin niyo po. Tapos ito po, ipapasok niyo po dyan. So for lock. Oo. So dapat po ito, dapat po may fit. Ito po. Ito po, may ikit po yun. Kasi yan po yung safety niyo pag ako nakabuo. Makaganyan po po. Dun pag ako pinindot po ito. Ito lang ang pipindot ko yun. Tapos pag ako ano? Pag lock niya. Pagkapindot. Tapos? Automatic na lalock siya. Tama. Ilabas mo ba ito lang siya? May may tanda po siya na hanggang doon po lang ang pinakamas max na taas. Okay. Yan po yung max na taas. Ito po ito rin na ito po may ito. So dito naman po, pagka gusto niyo po tumayo, ito po yung lock niyo. So ito. So ito po yung nakakawa. Pagka itatap niyo po, pagka matayo po kayo. Baba lang po natin po kasi nakaupo po kayo. So ito yung control. Ako, ito rin po yung panlock. Ganun lang din po. Dapat po may ito. Ganon, doon sa may ano, sa bonus ra, no? Wish lang po sinong ganun na ano. Saan? Galing kayong ano C5 ba? C5. So C5. Hmm. Hindi kayo gumana ng wood, ganun. Duma. So, madadaan nyo yung jury. Pag ganun. Okay.
Sa tingin mo kaya yun, kuya? Oo, oh, well, 20 degrees yan eh. Kasi ito 90, ito 20. Kaya yan. Pagka ganun lang. Pero pagka mas mataas pa doon, hindi na po kaya. Sasuggest ko na mo. Yung mas mataas ang pagkaya doon sa ano? Sa C5? Yung elevated doon. Yeah. Baka makwersa yung motor ko. Pag nakwersa yung motor, hindi siya. Ah, okay. Or naka-charge na siya or... May factory charge to yun. It's just to nabutain. Asan yung remote? Ito yung ano yun. Oo. So, meron po two ways to. Paano mag-i-on and in-off yung unit. Pwede po dito, sa mismong unit, i-on and off, pwede rin dito. Pero pag ito ginamit nyo, dito lang, i-off. Dito lang po. Hindi po siya mapapatay gamit ito. Okay. O, dalawang pindot lang po. Paano siya? Pagka papatayin po, ito pong gitna. Pagka ilalak po, itong taas. Pag nakalak po yan, yes sir, pababa na. Pagka po nakalak yan, hindi po yan mananakaw. Mag-alarm po yan, tapos maglalak po yung gulong, ayun po. Mm-hmm. Hindi niya po binibrake, pero baka ayaw mag-dump. Subukan niyo. Paano naman po? Ay, ang guard niyo lang po, atake niyo. Ha? Okay po, naglalak po siya. Pagka i-unlock niyo na po, dahil maingay, unlock niyo lang po yung kita. Okay, ito po yung use ng ating security kills by KNP. So itong isa ano to? Reserva lang po yan. Na-reserva lang. Dito naman po. Sino-charge ba to kayo? Hindi po. Okay. Papalta ng battery yan. So pag-on nyo naman po dito, dito lang tayo. Ang lagi niyo pong titignan yung voltage. Huwag po kayong magre-rely dito sa battery indicator. Wala kasi siyang battery percentage, kung ilang percent na. Para makapunta ka sa battery indicator, pindutin mo po ng dalawang pindot itong red button. Nasa voltage ka na. So pag nasa voltage na po kayo, 39.9, nasa 85% po ang battery na nakacharge na kanya. Factory charge po ang tawag doon, no? Pagka po full charge, nasa 41 o 42 yan. Yung voltage niya? Yung voltage niya, nasa 41 to 42. Okay po. Ngayon, uubusin ninyo yung factory charge hanggang 32. Bago okay. I-charge? Bago i-charge. So, ito 39. So, ubusin nyo yan. Ikot kayo ng malayo. Hanggang maging 32 volts na lang po siya. Okay. Kaya ba yan? Bukas ka na kasi gagamitin. Yun. Kaya po, bukas. Eastwood. Saan po? Eastwood. Apo, kaya po. Ilang kilometers po yung Eastwood mula dito? So, alam niya. Kung man naman po, kung kaya po kasi nito ay hanggang 20 to 30 kilometers. Siguro naman wala ng 20 kilometers. Hindi, kaya niyo po balikan mo. Tapos bago niyo, di uubusin niyo po hanggang 32 volts, di ba? After po mag 32 volts, huwag nang gagamitin. Like magka-cut off pag yun ang gagamitin, no? Kasi pag ginamit yun pa, may chance o may tendency na ma-drain yung battery. Pag na-drain yung battery, hindi na siya mag-charge ulit. Okay. So 32 volts lang tayo. Pagkatapos, papahingahin nyo lagi yung battery ha, bago i-charge. After using nung unit natin, rest muna ng battery for 45 minutes. Okay. Pagka na-rest na, saka nyo siya i-charge. Tapos for example, na-full charge na siya, 41 to 42. Pagkatapos ginamit nyo, ang nabawas lang 2 volts, so nag-40 lang. Pwede nyo na siya ulit i-charge, kahit maya't maya na kayo mag-charge. Yung ngayon lang po, uubusin yung factory charge. Itong factory charge na to, hanggang 32. After po nito, pwede nyo na i-charge kahit maya't maya. Basta lagi lang papahingahin yung battery. Ngayon lang po. Tapos ito po yung mode. Dito po yung speed, no? Pag speed 1, speed 2, speed 3.
pinakamabilis po yung speed. Tapos ito po yung throttle natin. Habang pinipiga, bumibilis. Maandar. So ito yung pumpa, ano, control din. Di ba sa motor dito? Ayun, dito po naman. Okay. Tapos ilaw. Tapos signal light. Saan po tinipindot yun sa signal light? Ito po. Itong ano? Ito. Sige po, try nyo. Pagano'n lang. Hmm. Tapos itong red, ano to? Busina po. Tapos ito po yung ilaw. May question po kayo. Actually, this is my first time na gumamit ng ganyan. Okay lang ba yun? Kahit first timer ka? Marunong naman ako mag-bike. Yes, marunong naman mag-bike. Opo, walang problema doon. Kasi balancing po ito eh. So kung marunong kayo mag-bike, marunong kayo mag-balance, magagamit po po. Tapos sooner or later, pag ayaw nyo na nakatayo, pwede nyo naman po tanggalin to. Kung ayaw nyo na nakaupo, pwede nyo na tanggalin yung upuan para naka-stand up ka na. Pagka stand up scooter po, ay luwagan lang to. Tapos iangat po. Make sure lang na may room para dun sa ating wire na hindi siya mahihigit. Okay. Tapos lock ulit. Pagka nakaupo, hindi pwedeng ganyan. Dapat mababa lang. Yung ladder lang mo. Yan, nagulang. Kailangan naka-L-shape yung shoulder. Medyo arms. Hindi pwede ka mataas, hindi pwede ka mababa. Ulit nga ulit, ito yung pampaanda pag gusto na pampaanda. Okay na po. Try po ninyo. Pwede video mo ako. Ah, sige po.